At alamin na po natin ang latest update sa kilos at lakas ng bagyo mula sa ating resident meteorologist na si Ginong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Rafi. Sa bulletin ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga, itinas na ang Public Storm Warning Signal number 3 sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, Siargao, Dinagat Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Davao Oriental. Signal number 2 naman sa Southern Leyte at Bohol dyan sa Visayas at maging sa Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao del Norte, Compostela Valley dyan sa Mindanao. Habang signal number 1 naman ang nakataas sa Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Biliran, Aklan, Capiz, Antique at Iloilo, gayon din sa Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu at Siquijor sa Visayas. Sa Mindanao naman, signal number 1 sa Zamboanga Provinces, Lanao Provinces, Davao del Sur, North Cotabato at Maguindanao. Huling namataan ng PAGASA ang bagyong Pablo 550 kilometers southeast ng Hinatuan City dyan sa Surigao del Sur. Napanatili nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot ng 210 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. Sa storm track ng Weather Central, kung hindi magbabago ang galaw ng bagyo, inaasahang magla-landfall ito kung hindi sa Surigao del Sur ay dyan sa Davao Oriental bukas ng umaga. At pagkatapos dadaan ito sa Compostela Valley, sa mga probinsya na Agusan del Sur, Agusan del Norte at Misamis Oriental. At bukas naman ng gabi ay tatawirin ito ang isla ng Negros. At kung titingnan naman po natin yung tinatawag nating cone of uncertainty, ito pong kulay puting lugar na ito, makikita na maliit ang posibilidad na ito'y tumama dito sa Metro Manila, yung sentro ng bagyo. At dahil magla-landfall ang bagyo, asahan po natin yung matinding buhos ng ulan halos sa buong Mindanao. Yung pong kulay po lang tinitingnan natin, yan po yung malalakas sa pag-ulan. At yung kulay green, yan po yung katamtaman hanggang sa mahinang pag-ulan. At makakaranas din ng pag-ulan itong Visayas, lalong-lalo na po yung southern part na kung saan mas malapit yung sentro ng bagyo, pero halos buong Visayas po ay makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Luzon naman, hindi pa po mararamdaman yung bagyo. At kung magkakaroon man ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, yan po ay dito sa may eastern section, lalo na sa northern Luzon, hanggang dyan sa may southern Luzon, yung Bicol region. Sa Metro Manila, posible pong makaranas din tayo ng mga mahinang pag-ulan. At dahil din sa bagyo, matataas na alon ang asahan dito sa eastern seaboards ng eastern Visayas at ng eastern Mindanao. Kaya po mga kapuso, huwag muna po kayong pumalaw dyan. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.